Inararon ang isang truck na may kargang bakal ang ilang mga sasakyan sa San Mateo, Rizal. Hindi bababa sa 5 ang kumpirmadong nasawi sa insidente habang marami pang isinugod sa ospital. Paliwanag ng driver, nawalan ng preno ang minamaneho niyang truck. Live mula sa Quezon City, may report si Salima Refran. Salima. Jessica, nagpapatuloy nga ang clearing operations para nga sa isang 22-wheeler na nawala ng preno at umararo sa ilang mga sasakyan dito nga sa San Mateo Road sa Barangay Batasan sa Quezon City. Jessica, no, at pasintabi muna doon sa mga naghahapunan ngayon pa lamang, kanina lamang ay may na-recover pa ng mga bahagi ng katawan ng isang tao sa ilalim mismo ng mga bakal. At Jessica, sinabi mo na rin, 5 na yung patay, 13 yung patuloy na ginagamot sa mga ospital. Nakausap naman, Jessica, ng GMA News ang truck driver na si Nilo Kalimutan. Humihingi siya ng tawad sa mga biktima ng aksidente. Nang maramdaman daw niya nga may sumingaw sa kanyang truck at lumubog na ang preno, naigilid pa raw niya ito at nalagyan pa ng kalso. Pero Jessica, bumigay yung kalso at bumulusok na nga pababa ang truck. Umamin siyang nasa 50 tons raw ang bigat ng kanyang kargang bakal. Nilinaw din niyang hindi raw siya nagtago at sumama sa isang pulis na nagkataong taga San Mateo, PNP. Hindi maganda ugaga ang mga residente sa Batasan Hills, Quezon City matapos tumagilid ang isang truck sa gilid ng kalsada. Sa kuha ni Hughes Cooper Jonah Salmorin, makikita ang naaksidenteng truck pati na ang mga nakahandusay na biktima. Ang babaeng ito nasa gitna pa ng kalsada at pumailalim sa tricycle. Sa di kalayuan, nagkalat ang mga parte ng tao. Sa larawan naman ni Hughes Cooper Derek Del Castillo, magigita ang isang bangkay sa ilalim ng truck. Pahirapan ang retrieval operation sa tumagilid na 22-wheeled truck. Isang lalaking nakamotor ang nadaganan ng tumagilid na trailer at nang daladala nitong malalaking bakal. Nagtulong-tulong ang QC, DRRMO at Bureau of Fire Protection para mahatak ang trailer. Patay na at pira-piraso ang katawan ng lalaki na nakilala sa kanyang ID na isang kapopromote pa lang na bumbero ng QCBFP. Sa inisyal na bilang, 11 isinugod sa mga ospital sa Quezon City at San Mateo, Rizal. Pababa ang kalsada kung saan inararo ng malaking truck ang mga sasakyan nito sa unahan. Hindi na makilala ang dalawang sasakyan. Napit-pit ang mga sakay nito. Tinamaan din ng truck ang isang tow truck, isang jeep, ilang tricycle at ilang motor. Nakita ng mga traffic enforcer namin na nag-aalangan na siyang umandar. Sobrang bagal niya. Nagkokos siya ng traffic. Ngayon tumabi. Tumabi siya. Tumabi siya saglit. Mga kalahat ng oras, bumaba siya uli. Paglagpas ng simbahan, doon siya uminto ng mga higit isang oras at kalate. Pagdating ng bandang alas 3, ayun na. Bumaba na siya rito. Pinilit? Pinilit na ng, ano, ng driver. Hanggang marami na siyang ano. Marami na siyang sinagi. Ang truck driver, kinilalang si Nilo Kalimutan, tumakas daw sa takot na makuyog. Dito na sa Batasan Road na, papuntang San Mateo, yung pababa, nawala ng preno. Then, sa takot niya, nagpunta siya ng San Mateo area at nakapagtanong siya sa police doon at sumurrender naman. Kaya ito, tinunover sa atin sa Station 6. Jessica, nagpapatuloy pa rin yung clearing operations dito. Kanina ay naialis na yung isang silver na AUV at pulang sedan na pawang nilamukos na papel. No? Tinanggal na rin yung isang jeepney, tricycle at isang motor. Naialis na rin maging yung trailer truck. Sa ngayon, ginagamitan na ng crane at nagtutulong-tulong na yung iba't ibang personnel para lamang ma-clear ang lugar na ito. At nananatili na lamang yung mga ilang piraso ng bakal dito sa gitna ng kalsada. Samantala, Jessica, sinabi ng PNP, nasa 28 tons lamang yung kapasidad noong 22-wheeler. Pero umabot daw sa 50 tons ang karga nitong bakal. Hinala nila maaaring yung overloading o yung bigat nung karga. Yun ang naging dahilan kung bakit nawalan ito ng preno at na umararo nga sa iba't ibang mga sasakyan dito, Jessica. Alam mo, Salima, yan ang madalas na naririnig nating dahilan ng mga medyo malalaking aksidente involving big vehicles like trucks, buses, etc. Nawalan ng preno. Mm-mm.
Jessica, yun nga yung nakakalungkot, no? Ilang beses na natin ito naririnig, pero patuloy pa rin na nangyayari. Jessica, ang sinasabi ng pulisya sa mga ganitong klaseng mga sasakyan, lalo na yung mga malalaki, yung mga nagdadala ng mga mabibigat na kargada, yung mga nagdadala ng maraming pasahero, kailangan patuloy na tinitignan yung brakes niyan, sinisigurong maayos yung pag-maintain dun sa makina para nga masigurong hindi magkakaroon ng aksidente. At dito nga sa nangyaring ito, Jessica, 5 yung patay, 13 yung sugatan. Alam mo, lagi na lang ganito kasi yung insidente. Pagka ikaw ba truck na malaki, marami kang dala-dala na kargamento, hindi ba kaya iba yung pag-iingat ang kailangan? O kahit yung operator, di ba kasi tingnan mo naman, ganun-ganun lang, may ilang taong nawala ng buhay, may mga nagdadalamhating pamilya nang dahil lang sa napakasimpleng bagay, preno. Mm-mm. Jessica, yun talaga yan. Dapat nasa operator, nasa dun sa humahawak ng mga truck na ito. At maging yung driver, no, dapat sinecheck din niya bago siya umalis kung saan man nakagarahe yung mga truck na ito. And also, Jessica, kailangan din inote, at ito'y pinupunto ng PNP, overloaded yung trailer. 28 tons lang yung kapasidad, pero 50 tons. Doble halos yung dala-dala niyang karga. So kailangan masiguro ng mga operator, ng may-ari ng trucking company, ng mismong driver na ligtas yung dala-dala nilang mga sasakyan at nasa tama yung dala nilang karga. Jessica. Ako. Maraming salamat sa 5 refrain.